Hello, guys, grabe. Alam ko, kumakalat na talaga ngayon yung coronavirus. Nakakatakot, pero alam mo ba, ang isa pang nakakatakot na kumakalat ngayon? Sasabihin ko sa'yo, fake news. Totoo nga, delikado po talaga ang fake news. Mahirap na kumalat yung mga hindi naman totoo. Magkukos lang ng panic, magkukos ng chaos, pero wala namang natulong. Kaya I made this video for you to know how to protect yourself from fake news. Number one, pag may nabasa ka sa social media at nakita mo yung news, ask yourself first, is this true? Don't look at the face value. Alamin mo talaga kung accurate yung nabasa mo. The important thing is, accurate ba yung news o hindi? Naku, magla-lockdown daw hanggang August? Naku, kailangan ko to i-share sa nanay ko. Share ko to sa lahat ng friends ko. Share, share, share. Naku, mahirap na. Mahirap na. Ang number two naman natin is rid yourself of bias. Hindi porket narinig mo yung news sa idol mong artista or sa favorite mong news reporter, totoo na agad yung sinabi nila. Or, kung may narinig kang masamang ginawa ng isang tao na ayaw mo sa kanya, maniniwala ka rin agad. Rid yourself of bias. Ma! Oh! Na-share mo na ba yung sinabi ko? Oo, hanggang August nga daw yung lockdown. Sino nag-share? Yung idol ko na artista, ma. Ang daming likes, daming comments, ang daming shares. Meaning nun, matotoo. Huwag mo nang basahin, nakita mo naman yung headline eh. Yun yung mahalaga, yung headline. Oo, ma. Sige ha, share mo. Share mo, ma, ha. Oo, totoo yun. Maraming shares eh, tsaka likes, tsaka comments. Ang number three naman natin is seek truth, facts, evidence, and motives. Valuing this will overcome personal bias. It will prompt you to believe and be more careful on believing the rumors prior to knowing the truth, the real truth, and nothing but the truth. Our motives should be compassion, empathy, and understanding ano ba talaga yung truth. Loving truth and seeking truth. Kasi mahirap naman if you put yourself in the shoes of people na na-affect ng fake news, na sinasabi nila na you're this way but hindi naman talaga totoo. At ano yung mararamdaman mo? You should understand that fake news really hurt people and mas nakakadagdag pa sa negativity na nangyayari ngayon. So I pray na mas matuto tayo, let's grow together in knowledge, wisdom, and understanding, especially in these trying times. Lockdown daw hanggang August. Sino kayo nagsabi nito? Tingin ko hindi ko muna isha-share kasi ayoko naman magpanik agad yung mga tao. Alamin ko muna. Alamin ko muna kung sino yung nagsulat. Sige, research ko muna. If accurate. So guys, I pray na hindi lang tayo matakot sa pagkalat ng COVID, pero maging careful din tayo sa pagkalat ng fake news. At sana, hindi tayo part ng problem. Have a great day. Always remember to seek God first. This is Marlon signing out. God bless!